Eto na, Game 1 Clippers versus Utah Jazz. Isang matamis na panalo sa home court ng Utah. Jordan Clarkson, mga idol, napakalaki na naman ang naging impact sa laro. Katulong ni Donovan Mitchell, 18 points for JC. Yan pagkatapos mong mag-like, mag-subscribe at i-follow ang ating Facebook page for more NBA updates. Isang mabilis na balita, mga idol, sa Eastern Conference. Tabla na ang serye 1-1 sa pagitan ng Atlanta Hawks at 76ers matapos talunin ng Philly ang Atlanta sa Game 2, 118-102. Led by Joel Embiid, 40 points, 13 rebounds, shooting 52% from the field. Sa Hawks naman, Trae Young, 21 points, 11 assists. Sa iba pang balita, panalo bilang most valuable player ngayong season si Nikola Jokic. Siya ang unang manlalaro sa NBA na nakakuha ng MVP award galing sa second round ng NBA draft. Ngayong season, nag-average the Joker ng 26.4 points, 10.8 rebounds at 8.3 assists per game. So game 1 tayo, mga idol, sa West naman, Jazz versus Clippers. Nasa arena ang legendary Jazz man na two-time NBA MVP na si Karl Malone. Suot-suot ang jersey ni Jordan Clarkson. Wala nga pala si Mike Conley, mga idol, dahil sa hamstring injury. So first quarter, slow start for Utah. Literal na kinalawang ang Jazz sa opening quarter. Sa 28 shots, 5 lamang ang kanilang naipasok. Maganda naman ang nilaro ng Clippers kahit maagang na foul trouble si Kawhi Leonard. 9 points off the bench kay Luke Kennard. Last 60 seconds, mga idol, tinuldukan ng ating kababayan ang run ng Clippers at naipukol ang dalawang sunod na tres para ibaba sa 7 ang lead ng Clippers. Yung isa dyan, mga idol, ay buzzer beater 3-pointer laban kay Paul George, 18-25 in favor of LA. Second quarter, mga idol, mainit pa rin si JC. Isa na namang tres para sa ating kababayan from top of the key. Laban pa rin yan kay PG-13. Sa unang pagkakataon, mga idol, ngayong playoffs, pinaglaro na si DeMarcus Cousins pantapat kay Rudy Gobert. Agad naman itong nakapagbigay ng malaking impact para sa Clippers off the bench. End of first half, mga idol, umobo sa 13 points ang lead ng LA Clippers. Si Luke Kennard ang leading scorer nila with 11 points. Shooting 47% ang Clippers, samantalang 32% lamang para sa Utah Jazz. 13 points for Donovan Mitchell, sinundan ng 9 points ni Jordan Clarkson. Start of second half para sa Utah Jazz, it's all about Spider Mitchell. Down 13 at the half, itinabla sa 79. Nagsimula nang magpakita ng lakas si Donovan Mitchell, 16 points sa third quarter. Tumaas na ang energy sa arena, mga idol. Hindi nagpahuli ang ating kababayan na si Jordan Clarkson. Nagdagdag pa ng dalawang tres para tulungan ng Jazz. Sa mga oras na ito, si JC, Donovan at Bogdanovic ang key players ng Utah sa opensa. Fourth quarter, mga idol, dalawang magkasunod na tres mula kay Donovan at Jordan Clarkson. Sa tres na yan ni JC, nagkagulo na naman ang arena. Lumobo kasi sa 6 points ang lead ng Jazz. Agad na napatawag ng timeout si Coach Ty Lue. After nyan, mga idol, idikdika na ang laban. Mangiyak-ngiyak si Reggie Jackson matapos ma-fouled out sa final quarter. Sa tres ni Bojan Bogdanovic, mga idol, muling nagkagulo ang Vivint Arena. D.Wade na napatalon sa tuwa. Lumobo sa 10 points ang lead ng Jazz under 6th minute mark ng fourth quarter. Inilabas sa 5 minute mark si Clarkson at binigyan nga siya ng standing ovation dahil sa kanyang effort. Under 60 seconds ng 4th quarter, mga idol, na ibaba ng Clippers sa 3 ang lamang ng Jazz, 109-112. Rudy Gobert clutch block shot sa last 4 seconds kontra kay Marcus Morris Sr. Senaryuhan ng 2-time Defensive Player of the Year mula sa France. Ang Game 1, panalo ang Utah Jazz, 109-112. Donovan Mitchell doing it all for Utah, 45 points, shooting 53% from the field. Bojan Bogdanovic, 18 points. Rudy Gobert, 10 points, 12 rebounds, 3 block shot. At syempre ang ating kababayan na si Jordan Clarkson, 18 points, 5 assists, 3 rebounds. Lahat ng puntos mula sa 3. Katulong ni Mitchell para maipanalo ang Game 1. Sa Clippers, mga idol, Kawhi Leonard, 23 points. Paul George, 20 points, 11 rebounds. Pero 1 of 11 siya sa first half kung hindi ako nagkakamali. 18 points naman for Luke Kennard. Game 2 sa Biyernes, sana makapaglaro na si Mike Conley para sa Jazz. Dagdag persa sa opensa ng Utah. So yan lang muna, mga idol, please leave a comment, mag-subscribe at i-like ang ating video.